Hello po, update po tayo. Ito po yung Angeli SF na back and front extension lang po na project namin sa phase 5. Bird type finish lang po ito. Ayan. So, bali, ongoing na po yung aming back extension po muna ang inuna naming asintadahan. Ayan po. So, bali, ito po is yung pinaka-gate lang po ang may pintura, tsaka po yung ating poste ang may tiles. Ayan. Maganda po yung pwesto ni ma'am kasi start ng morning hanggang hapon talagang malilim. Ayan. Kaya, nakakilos po kami ng maayos. So, bali, naipon na po yung videos ko dito gawa ng mas tinututukan ko po muna yung mga malapit na po namin matapos na projects. Ayan. So, at dito naman sa unit ni ma'am is hindi naman po siya minamadali. According to her, is June niya po ata lilipatan. Ayan. So, bali ma'am, buti nga po yung CHB is nagkasya po. Ayan, siguro kung kulangin naman po ng CHB, siguro mga iilang piraso lang. Madali na lang po tayong mag-add na lang. So, naka-set up na po lahat ng ating mga posting bakal dyan. Ayan. Tapos, yung taas po ng CHB, nakuha na rin po natin. Ayan, paikot na po siya. So, yung mga posting nga po pala natin is naka-base po yan sa plan. I-share ko nga lang po pala, yung CHB po kasi is galing po sa may-ari. So, tiran niya pong materyales yon dun po sa unit niya sa may Karisa. So, okay pa naman po yung CHB ni ma'am. Actually, matigas nga po siya kahit siguro mga 2 years na po siya lumipas. So, nagamit pa rin po namin siya dito sa kanyang unit sa Lumina. Ayan po. So, siguro nabawasan din si ma'am ng mga 4,000 to 5,000 po pagdating po sa CHB. Ang CHB po ata natin is 14 pesos po ang isa. Ayan. So, meron din po mga bakal kaming kinuha doon sa unit ni ma'am sa Karisa. Ayan po. So, nagamit pa rin po namin. Since marami po kaming projects, yun nga po, bali ang pinaka-discarte po namin. Kung sa ibang unit po is na umpisa na po namin yung paglalatag po ng mga para po sa islab. Dito naman po sa unit ni ma'am is yung harap naman po muna yung ginagawa namin. Ayan po. So, ganun lang po. Hayaan nyo pong si Ray, ako, ang dumiskarte pagdating po sa gagawin po ng aming mga workers. So, sa amin naman po, wag nyo pong pansinin kung sa kabilang project is naka-slab na tapos sa unit nyo hindi pa. Pero yung harap nyo naman po, okay na, diba? So, ganun lang. Minsan kasi, kung hinahayaan nyo lang din yung gumagawa o yung contractor, wala po kasing hassle o walang bigat pagdating sa amin. So, hayaan nyo lang, di ba? Pwede kayo mag-suggest, pero kung pagdating po sa schedule po ng trabaho namin, sa amin po yun, sa amin po yun. Kung sino po yung i-dispatch namin sa araw na yon, kung ano po yung ipapagawa namin nung araw na yon, ganun po kasi sa amin. So, ayan nga po, marami kaming projects pero hindi po kami kumukuha ng ganung karaming tao gawa ng minsan sa dami rin po kasi hindi naman lahat gumagawa, 'di ba? At saka hindi naman din po ganung kalakihan ang aming kontrata dito sa Lumina. Sakto lang din po talaga, saktuhan lang din po talaga. So, bali, ikot-ikot lang po ang Team Ray. Ayan. So, mabilis naman po yung gawa. Mabilis, pero sigurado ang gawa. Yun nga lang, nadidelays lang po talaga ang turnover gawa ng marami po kasing nagkakasabay-sabay. Ang dami po kasi talaga nagpapagawa sa amin. Ayan. So, eto, sabi ni ma'am, ang update, actually si ma'am dito, hindi siya nagpi-PM sa akin. Hindi siya nagpi-PM sa akin. Ako yung nagpi-PM sa kanya, ma'am, ano, ganito yung update natin. Ma'am, ganito po, ano pong tiles ang gusto nyo? Ganyan, tinatanong ko lang siya kung ilang bintana ang ilalagay. So, ganun lang. Sa akin, ano, ang gaan lang. Diba, pag ganun po. So, eto nga po,
si ma'am pumili lang po siya na, sabi niya, ma'am, gusto ko lang light brown lang po. So, deco stone po ba o tiles? So, according to her, sabi niya, ma'am, okay na po sa akin yung tiles. Kasi medyo mahal din po talaga ang deco stone. Ang isang box po is nasa 1,300 plus. Samantalang po yung ating tiles, buong harapan na po, lahat ng poste na po malalagyan na hindi pa po aabot ng ano lang, magkano lang po aabutin, diba? So, ayan nga po, oh, as you can see, kahit hindi pa po namin nabuhusan yung pinaka-slab, ito nga po ang inuuna namin, yung harapan naman. So, iba-iba yung atake ni Rica, the projects niya. Minsan nauna yung likod, minsan naman nauna yung harap. Ayan po. So, yun po. Depende po dun sa available niyang workers. Ayan. So, bali ito, yung ating mga poste. Tatlong poste lang po yan sa harapan. Meron na rin tayong wirings na nakalagay dyan. So, ang taas po ng ating poste, ang ating pinakabakod is 150 po yan. Tapos yung makikita nyo pong CHB dito is 75 cm naman po yan. Half concrete, half grills po tayo dyan. So, dyan sa maliit na awang na yan, bubuhusan na lang po namin. Ayan. Wala na tayo CHB. Siguro bubuhusan na lang po namin yan. Ayan po. So, dito po, ma'am, isang bintana lang ang nailagay nila. Nakalimutan po kasi nila, ipapahabol ko na lang po. So, yung ating poste may nakabang na wires, tapos may sinsil siya para pag naglagay po tayo ng tiles, makakapit po yung ating tiles. Ayan po. So, ang nangyayari po kasi, yung iba pong kahoy is nagamit namin sa kabilang unit. Actually, yung sa unit ni ma'am, kulang pa po siya ng kahoy. So, instead na bibili kami, hintayin na lang po namin dun sa kabilang unit. Since hindi naman po nagmamadali si ma'am kasi, yung kahoy po ni ma'am dito sa unit niya is may kulang pa po yun. Ayan. So, ganun po yung pinaka-diskarte namin. So, ginamit lang po muna namin siyang pampo sa mga poste. So, bali yung loob ni ma'am is hindi pa po niya ipapagawa. Kung ano po daw yung kakayanin ng budget, yung taas po daw yung ipapa-priority niya rin ipagawa. So, good idea na pinauna ni ma'am yung kanyang pinaka-extension. Ayan po. So, yung ating mga poste, lahat nabuhusan na. Ayan. Makikita nyo yung mga ginamit namin kahoy dyan is sinalo lang po namin sa mga nakaraang projects. Ayan. Para hindi na rin po kami mahirapan mag-forma ng kahoy. Ayan. So, magsisinsil po tayo dyan sa side na yan para makakapit po yung ating pinakasapin ng islab. Ayan po. So, ito po ipapa-schedule na rin po natin once na may available na rin po tayong workers. Ayan. Lahat po ng poste natin nabuhusan na. Okay na po yan. Ayan po. So, ito po bird type finish lang po siya. Plastering, flooring, wala po tong kisame, wala po tong tiling works, wala po tong painting works. Ayun po. Pero ito po is meron na siyang lababo. Then abang po ng wirings. Ayan. Pati po yung mga linya ng tubig ni ma'am, babaguhin din po natin yan. Ayan po. So meron pa tayong mga semento dyan na gagamitin. Ayan. So, as you can see, yung pinakaharap ni ma'am, halos ang kulang na lang po dito is plastering. Diba? Tsaka, ayan, yung mga tiles na gagamitin sa mga poste, ito na nga po. So, kami na lang din po yung, i-share ko nga lang po pala, pag bumibili nga po pala kami ng mga tiles, sa mga, since meron naman po kaming sasakyan, hindi na po namin yan chinacharge kay client. Ayan. So, alam nyo yon, siguro give and take, tutulong ka lang din, diba? Kasi natutulungan ka rin naman nila. So, tsaka mag-aan lang naman po yung tiles, kumbaga sinabay na lang din po namin. Ayan. So, shoutout ko lang po pala si Ma'am Precious. Ma'am, pasensya na. Pang second ko palang upload to sa YouTube channel. Ayan. Pero po sa FB page po natin, ando naman po lahat ng mga
updates ko dito sa unit nyo. Ayan, naipon na po ito, bali naipon na po ito, kaya ito, may time po akong i-edit para makita nyo rin po yung updates namin dito sa unit ni ma'am. I-share din po namin yung ideas kung magkano po ito inabot. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa back and front extension, birthday finish. Wala po tong tiles, isa may pintura. Ang meron lang po nating tiles, yun dito lang po sa may harapan. Ang may pintura lang po namin yung gate lang, tsaka yung roofing, para hindi po siya kalawangin. Pero doon sa likod, bird type talaga yon. Wala tayong kisame, tiles, pintura na gagawin. Pero may wirings na bang. So, kanina umaga po pala ma'am, nagpa-deliver na ako ng, tawag dito, mga tubular na gagamitin namin sa gate. Ayan. Tapos, pang roofing. Tapos, nagpa-add din ako ng isang mini dam na buhangin, tsaka ng graba. Pero, bayad na po ito. Ngayon lang pinasok. So, ito na po yung ating tiles, oh. Kinulang lang kami, ma'am, ng isa. Kinulang kami, bali bilihan na lang po namin sa Olohum ulit. Meron pa naman nito. Ayan, baka mamaya bilihan na namin kasi mamaya maunahan kami, diba? So, okay na siya. Meron din po tayong tiles na ilalagay dito. 30 by 60 po ang ginamit namin. So, ito pong tiles natin dito. Tiles lang po itong mukha lang siyang deco stone. Mas prepared po namin to sa mga budget type na client kasi nga po mas mahal po talaga ang deco stone. Isang box ng deco stone, isang poste na po yon, nasa 1.3. So kung medyo budget lang at medyo okay din naman ang tiles, go na tayo sa tiles. Ayan. So mapapansin niyo wala pa tayong boost ng slab kasi nga po yung aking workers nasa iba. Nasa ibang unit. So, since wala pang gumagalaw sa back extension, eto, plastering. Hindi po porket wala pa tayong slab, is wala tayong nagagawa sa unit. Meron, ayan. Eto pong side na to, naka-plastering na siya. Ayan po. So, eto po, naka-finish po yan. Konting skim coat na lang yan ang kailangan dyan. Pero eto nga po, wala po tayong kasamang pintura dito. Gate lang po talaga, tsaka yung ating pinaka-grills, tsaka yung ating roofing. Pero sa pinaka-birthday finish, medyo malaki po talaga ang budget kasi. Pero okay na rin, at least kahit paano, nakikita mo na nabubuo na yung unit mo. Tapos ito nga po pala, ito na ma'am yung gutter stainless. Gagamitin namin, ito pang kisame natin dito sa may harapan. Tapos yung polycarbonate, pang takip natin sa tagiliran. Tsaka po ito, flashing. Tapos, andito po yung ibang mga small materials. Ayan siya, oh. Picturean natin. Picturean ko pala para i-post natin. Ayan. Ayan. O, post natin yan. So, at least, ito naman kasi matagal pa ito ni ma'am lilipatan mga June pa. Kaya, inuunti-unti lang din po namin yung gawa. Basta no rush, kukunin namin yan. Ayan po. O, diba? So, sa amin naman po, kahit medyo bumabagal dahil halos sabay-sabay, pariktasin min, hindi po namin nagagawa yung unit. May delays lang, pero nagagawa naman po. Ayan. So, bali, pumunta po kami ni Ray ng All Home. Bali, hinabulang ko lang po si ma'am ng isang moldura. Sakto na po to sa tatlong poste niya. Ayan, para maging maganda rin po yung project update po tayo dito sa ating front extension. Ayan, okay na po yung ating tiles sa poste na kompleto na po namin. Tapos, ihahabol po namin malagyan siya ng moldura. Ayan, para maganda rin po yung ating front extension. Ayan, isang moldura lang po pwede na para sa tatlong poste. Tapos, sa susunod na araw, pwede na rin po natin ilagay yung tiles dito sa pinaka-wall. Ayan, na plastering na rin po siya. Konti-konti na pong gumaganda. Ayan. So, bali, ito na po yung update natin. Ayan. As you can see, yung ating tatlong poste, meron na siyang moldura. Ayan. So, makinis na yung ating mga poste. May tiles na. Ganda na.
So, malakas din yung dating na meron kang nilalagay doon sa pinakatop ng poste. Tapos, ito nga po yung ating wall dito o concrete. Ayan. O, diba bumagay po yung tiles? Ayan. Plain po ito na 30 by 60 na may pagka... katulad po siya ng itsuras sa pinakaposte po natin. Actually, yung tiles po kasi sa pinakaposte is out of stock na. Kaya pinatniran ko na lang po siya ng same lang halos sa pinakakulay po ng poste.